Yo, what's up mga kabackyard? Welcome back sa aking channel. So, ngayong araw guys, medyo makulimlim, no? At maaga tayo ngayon. Pero, parang hapon yung itsura guys. Kasi medyo maulan kasi eh. So, ang gagawin ko ngayon guys, itong ating mga PKBM na bigay sa atin ni Eman ay kukuha ko dito nang ililipat ko doon sa aking MB farm. So, magseselect ako dyan ng mga gagawin kong breeder doon sa aking MB farm at yung ibang maliliit ay iiwan ko muna dito sa aking aquarium. Ayan. So, nandiyan yung ating pusang makulit at laging tumatabi sa atin pag tayo nagbibideo. So, kung mapapasin nyo guys, napakarumi ng ating mga aquarium ngayon, no? Mga lalabo at maraming lumot. At yun na nga yung ating ibinread kay Pomelo ay hindi umitlog guys, kaya mission failed na naman tayo. At pati itong ating 75 gallons ay medyo ano na, malabo na, gawa ng lumot. So imposihan ko ng hulihin para makapunta agad tayo dun sa aking MB farm. So yun guys, at nahuli ko na, ito yung aking mga dadalhin doon sa aking MB farm. So meron dyan mga round tail. Actually guys, mga round tail yan. At isa lang yung lyre tail dyan. Ayan, yung isang malaki, yung long body. So gagawin nating breeder yan doon sa ating MB farm. At itong mga natirang to ay iwanan na natin yan dyan. Tapos syempre magdadala na rin tayo ng feeds dahil medyo mabilis yung paggalaw ng ating feeds doon. Dahil yung mga craylings natin doon na napakarami ay ito ang ginagamit natin. So mabilis gumalaw. At tayo'y pumunta na sa ating MB farm at mukhang uulan na guys. So ayun na nga guys, at nandito na tayo sa aking MB farm. So ganun pa rin naman dito, at yun nga, at mukhang kailangan kong bilisan dahil medyo madilim nga at nagbubugso na yung ulan. At eto nga yung dinikita natin guys, at sa susunod na punta ko dito ay pwede ko nang tanggalin yung ating bato na iniharang doon sa ating dinikita, no? So dito ko binalak ilagay itong ating mga PKBM. So ito yung ating water lotus na hindi na nga sumibol. Pero meron pa siyang mga dahon-dahon ha. Medyo mabagal lang talaga. Tapos ito yung ating mga danyos. So gusto ko nang i-out itong ating mga danyos, no? Sa mga malalapit dyan na gustong bumili nitong ating mga danyos. Mura lang yan guys. Tapos ayun nga. Hindi ako makapag-harvest ngayon itong ating mga ARC, pero meron kasi kaming pagpapalitan ni Hendrix Backyard ng mga ARC, no? At hindi ko pa ma-harvest kasi puno pa yung aking mga aquarium at busy ngayon si Hendrix Backyard, kaya siguro next weekends na lang ulit at ako'y mag-harvest pa ng aking mga ARC. Tapos eto na nga, i-trim na nga natin din itong ating mga aquatic plants dito. So ganyan lang yung ginagawa ko guys pag nagtitrim ako. Pinuputol ko lang tapos binabaon ko ulit sa lupa yung mga pinagputulan ko. So hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko guys, kung ganyan ba talaga yung pagtitrim. At ako yung nasanay na kasi doon sa aking mga bakopa, ganyan kasi yung ginagawa ko eh. Tsaka yung sa aking mga hydrilla plants. So tamang putol lang tayo guys. At napansin ko guys, dito sa gantong setup, dito sa lupa na ganito, mabilis lumago yung ating mga aquatic plants. Hindi tulad nung nando sa tubig, yung lubog. At medyo mabagal kasi ngayon, konti pa lang yung usbong doon sa ating... Dito, papaita ko sa inyo guys, yung doon sa ano natin, doon sa mga hipo natin. Ayan. So dito, medyo mabagal eh. Ayan o. Kung mapapansin nyo. Tapos ito yung ating mga bakopa guys, ayan. So sobrang lago na ng ating bakopa. Tama ba? Bakopa ba tawag dito? Ayan. Mga aquatic plants din to na itinatanim ko. So magtatanim ako dito ng bakopa din guys, ayan. Dahil medyo malago na yung ating bakopa doon sa ating tub. Ayan, samahan na rin natin to ng bakopa.
So, release ko na tong ating mga PKBM dito, guys. Bali, ang plants nga pala dito sa kanyang paglalagyan dito sa kanilang tub ay meron diyang hydrilla. So, nakatanim yung hydrilla niya diyan. Hayaan ko nang lumago yan diyan. At hanggang hindi pa nasibol yung ating water lotus, no? At sana nga sumibol yung ating water lotus dahil napakatagal ko nang gustong makapagpasibol o makapagpabulaklak ng water lotus. At hanggang ngayon ay negative pa rin tayo. So, pansamantala guys, ang halaman dito ay yung hydrilla. At medyo mahirap nga talagang mag-open at mag-vlog pag mag-solo ka lang. So, ayan, na-release na natin, no? So, hayaan muna natin yan dyan dahil medyo stress yan dyan. At yung ano nga pala guys, yung dalawang tub natin doon, binala kong lagyan ng mga guppy. Pero ngayon, napag-isipan ko na meron nga palang ibibigay sa akin si Sir Frank na mga magna-dap niya. At gusto kong ilagay doon dahil papait ako sa inyo. Kulig green na yung tubig noon guys. At tong isang tub natin, ayan, ginamit ko na. Bali, naglipat na rin ako dyan ng mga albino koi. Yan, mga galing kay Hendrix Backer dyan, yung albino koi na yan. Tapos dito guys, ayan, nandito yung ating mga red lace, ayan. Kala ko naubos na tong red lace natin, pero lumabas nga yung mga male-female dyan, yung dati mga pry. Ayan. Bali, inalis ko na rin yung mga harang na styro para mas maarawan kasi medyo madalang kasing sumigat yung araw ngayon. Kaya hinayaan ko munang bukas yung ating mga styro. Ayan. Tapos tong ating mga ARC, siguro sa susunod na lang talaga kasi punong-puno pa ako ng mga ano dun eh, mga isda, kaya wala akong mapaglagyan. Kaya pag may mga bumibili, dinanaretso ko na dito sa aking MB Farm, sinasama ko na dito. So ito yung sinasabi ko sa inyong dalawang ano ko, dalawang batya. Ayan. Papansin nyo guys, ayan, oh, ito. Green na yung tubig nito at tama-tama na to doon sa ating magna-dap niya. At iniintay na nga lang natin kung kailan tayo bibigyan ni Sir Frank ng mga magna-dap niya. At ayun ang importante ngayon dahil sa mga prey ko ng goldfish. So ayun guys, bago tayo umuwi, pag-ripilan ko muna ng konting tubig tong ating mga goldfish. Ayan. Kasi medyo malakas na yung butas kaya inagapan ko na. At mukhang uulan na nga guys at siguro kailangan ko na talaga umuwi. Sa susunod guys, magpaparapol tayo ng mga ARC, yung mga maliliit natin. Dito lang siguro muna sa mga malalapit kasi medyo mahirap kasing ipaship sila, no? So abangan nyo guys ha, hanggang dito na lang muna ng aking video. Maraming salamat po. Peace out! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.